paano ba makakapagpahinga sa problema? How can we rest from our problems? Kasi minsan, papahinga ka sa iyong problema, ang hirap. Habang meron kang problema, tuliro ka. Tingnan niyo po, pag may problema ka, subukan mong matulog. Hindi ka makakatulog ng mabuti. Misang nga, mababangungot ka pa. Natutulog ka na, napapaniginipan mo pa yung iyong problema. Amen? At pagkagising mo, pagod na pagod ka. Ang sakit-sakit ng iyong katawan. That is what we call fatigue. Kung paano mo iniwan yung problema, natulog ka, nandun pa rin yung problema. Yung iba, para makapagpahinga daw, manunood ng TV, manunood sa internet, manunood ng sine. Pero pag meron kang problema at nanunood ka, hindi ka makapag-focus dun sa iyong pinapanood. Hindi ka makapag-enjoy. Tumatakbo yung iyong isip dun sa iyong problema. Iniwan mo yung problema, pagkatapos mong manood, nandun pa rin. Kaya ano yung ginagawa ng iba? Nilulunod yung kanilang isip sa alak, sa bisyo, sa drugs. Yan yung ginagawa ng iba. Para saan? Para makalimutan yung problema. Nilulunod yung kanilang damdamin, yung kanilang alaala. Para hindi nila maisip, para hindi nila maalaala. Pero, pagkatapos mong uminom, maghihimasmas ka, mas malaki pa yung iyong problema. Dahil may problema ka na, masakit pa yung ulo mo. Nagkakasakit pa yung katawan mo dahil sa pag-aabuso mo sa sarili mo. Kaya yung iba, para malibang, ano pa yung ginagawa? Sugal. Kaya lang pag natalo sa sugal, mas malaking problema. Paano ba makapagpahinga sa ating mga problema? Binibigyan tayo ng payo ng ating Panginoon. Dalawa lang pong bagay. Una, ang sinabi ng ating Panginoon, lumayo kayo. Let us go away by ourselves to a silent place, to a peaceful place. Habang ikaw ay nakababad sa iyong problema, hindi ka matatahimik, hindi ka mapapayapa, hindi ka mapapahinga. We must learn to separate ourselves from our problems and find our quiet place and find our peaceful, silent place. Kaya napakahalaga po, no? Kahit isang oras lang sa linggo, pumasok ka sa simbahan. The church should be our quiet place. Dapat tahimik. Kasi ito yung panahon mo para nilalayo mo muna yung iyong sarili para buuin mo ang iyong sarili. Pag ikaw kasi ay humaharap sa mga problema, di ba? Parang ikaw ay kakawatak-watak. When problems hit us, they break us. But how can you pick your broken self? You need to focus. And how can you focus? You need silence. Kailangan mong katahimikan. At hindi ka matatahimik habang nandun ka sa gulo ng iyong problema, habang nandun ka sa gulo ng iyong trabaho, habang nandun kayo dun sa gulo at hindi pagkakaintindihan sa pamilya. It's okay to go away sometimes. Yan yung pagkakamali po minsan na mga nag-aaway na mag-asawa. Pag hindi magkaintindihan ang mag-asawa, dapat alam nila kung kailan sila dapat hihinto muna. Pag talagang hindi mag-move forward yung kanilang argument, yung kanilang pag-uusap, they should learn to stop and say, palamig muna tayo. Iwalay muna tayo. Pag malamig na yung ulo natin, pag medyo tahimik na yung puso natin, damdamin natin, doon tayo magbalik at mag-usap. Matutupo kayo na respetuhin nyo yung damdamin, nararamdaman ng mga partner nyo, ng mga asawa nyo. Yung mga iba kasi hindi eh. Gusto nila, hindi. Huwag tayong aalis dito hanggang hindi masosolusyonan nito, hanggang hindi natin pag-usapan ito. Sometimes you have to give up and go away and separate yourselves in order to solve your problems. Hiwalay muna kayo. Pahinga muna kayo. Kahit nga po nung ako'y nagtatrabaho, isa po sa palagi kong ginagawa.
ayaw ko nagdadala ng trabaho sa bahay. Bakit? Para mahiwalay mo yung pagod sa pahinga. 8 hours ka nang nagpapagod, uuwi mo pa sa bahay. Pahinga mo na lang, gagawin mo pang trabaho, gagawin mo pang stress. Alam niyo po, sa ibang bansa, bawal na bawal tawagin yung mga empleyado ng mga boss. Pag tinawag ng kumpanya yung empleyado sa bahay habang nagpapahinga, pwede po nilang kasuhan, pwede po nilang demanda yung kumpanya, yung kanilang mga manager, yung kanilang boss. Bakit? Because they have to respect the peace, the rest of the employee. Paano ka makakapagpahinga kung nakababad ka pa rin dun sa iyong problema, sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa? Alam ng Panginoon yun. Nakita niya ang kanyang mga apostol, pagod na pagod, ginawa naman nila yung the best nila, ginawa nila yung mission nila. Kaya ano sabi ng Panginoon? Tara, lumayo tayo, tayo muna dito sa tahimik na lugar para makapagpahinga kayo. You can never rest from your problems if you are immersed in your problems, in your work. Remember that. Learn to go away sometimes. Pero hindi naman ibig sabihin, umalis ka, forever kang umalis. Bakit umalis ka? Kasi gusto mo lang tumahimik. Kasi gusto mo lang magpahinga. At pag okay ka na, bumalik ka. Ano pang sinabi ng ating Panginoon? Para makapagpahinga ng kakaunti. Yun lang po yung kailangan natin eh. Kaunti lang. Kaya kung kailangan ng asawa mo ng kakaunting pahinga, bayaan mo. Kung kailangan ng kakaunting pahinga ng mga nagtatrabaho, bayaan mo. We need that little rest and silence to be strengthened once again. Kakaunti lang, hindi mo pa maibigay, bigay mo naman. Pero pangalawa, para makapagpahinga po tayo sa ating mga problema, kailangan paubaya din natin yung ating trabaho, yung ating problema sa Panginoon. Where we stop, the Lord continues. Tandaan niyo po yan. Kung hanggang saan lang yung iyong kaya, pagkatapos nun, ialay mo, paubaya mo kay Jesus, siya na ang magtutuloy nun. Yan po yung narinig din natin sa ating ebanghelyo. Magpapahinga sana sila, sinama sila ng Panginoon sa isang tahimik na lugar, pero nalaman daw, narinig ng mga tao, dagsa sila, nagunahan sila. Naghihintay na yung trabaho sa kanila doon. Pero napansin niyo po, ito, tingnan niyo to. Hindi sila pinagtrabaho ng Panginoon. Nung nakita daw ng Panginoon ang napakaraming tao na kailangan bigyan ng pansin, na kailangan lapitan, na kailangan tulungan. Sinong nagtrabaho? Yung mga apostol na pagod? Hindi. Siya mismo. Bumaba siya sa bangka at tinuruan daw niya ang mga tao. Bakit ba napapagod tayo minsan sa problema? Kasi ginagawa natin, niyayakap natin lahat. Tayo lang. Hindi mo naman kailangan harapin lahat ng problema mong mag-isa. Kung hanggang saan lang yung kaya mo. At pag hindi mo na kaya, ang Panginoon kaya niya. Siya naman. Learn to give up some of your burdens and problems to the Lord. Where you stop, the Lord continues. Pag umaga, anong kailangan po nating gawin? Magpasalamat tayo. Yan ang magandang dasal. Pag-uumpisa ng araw. Pero pagtapos na ang araw, paggabi, anong kailangan nating gawin? Magtiwala. Magtiwala ka sa Diyos na yung iyong ginawa, ito'y babasbasan niya at dadagdagan pa niya. Remember that. In the morning, be grateful. But in the evening, be faithful. Faithfulness. Puno ng pagtitiwala sa Diyos. Yung kasabihan nga, di ba? Do your best and God will do the rest. Mapapaubaya mo lang sa Diyos kung may tiwala ka sa Diyos. Pero kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo papaubaya sa Diyos.
kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, palagi kang pagod, palagi kang tulero, palaging mabigat ang buhay mo. Alam po ng Panginoon, kailangan nating magpahinga. Siya mismo ang nag-aanyaya sa ating magpahinga. Kaya bigyan mo naman ng konting panahon ang sarili mo ng katahimikan at punuin mo ng tiwala ang isip at puso mo. Kaya ng Diyos yan. Relax ka lang. Magulo ba ang iyong isip ngayon? Patong-patong ba ang iyong problema? Nagtatanong ka ba sa Diyos anong dapat mong gawin? Anong magandang gawin nga pag sobrang gulo na ng ating isip, pag hindi na natin alam kung ano ang tamang gagawin natin? Kapag magulo ang iyong isip, tandaan mo ang camera. Dahil ang camera, may maituturo siya sa iyo kung paano mo aayusin, itutuwid ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip. Apat na aral mula sa camera. Una, just like a camera, learn to focus on what is important. Bigyan mo ng pansin, ng tuon, tignan mo, bigyan mo ng oras yung tunay na mahalaga. Kaya nagiging magulo ang iyong isip, kaya nagiging magulo ang iyong damdamin dahil pinagsasabay-sabay mong tinitignan, hinaharapan, sinasagot yung iyong mga problema. Isa-isa lang. At tingnan mo ano ba yung tunay na mahalaga. And I tell you will have peace in your mind and in your heart. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Huwag tayong makamukha ng mga pariseyo na binibigyan ng pansin yung mga maliliit na bagay pero nakakalimutan yung tunay na mahalaga. Baka naman binibigyan mo ng pansin yung iyong galit. Baka mahalaga pa rin naman sa iyo yung iyong pag-aalala. Ano ba talaga yung tunay na mahalaga? Yan yung bigyan mo ng oras. Isa-isa lang at makikita mo, maitutuwid mo yung iyong pag-iisip. But secondly, just like a camera, capture only what is good. Capture only what is beautiful. Yung kunin mo lang yung mabuti, yung maganda. Bakit nagiging magulo yung iyong isip at damdamin? Kasi pati yung hindi na mabuti, hindi na maganda, pinapasok mo sa isip mo at sa puso mo. At anong nagiging epekto nito? Diba pag sobrang dami na patong-patong na hindi naman talaga tunay na mahalaga at maganda, ano yun? Di po ba basura? Napupuno ka ng basura because you capture and get what is not important and what is ugly and not good. Kahit naman ang ating Panginoon, hindi po ba sinasabi niya sa atin, makinig ka sa mga pariseyo. Kahit na hindi nila ginagawa yung kanilang tinuturo, may mabuti pa rin silang sinasabi. Ibig sabihin, take only what is good. And when you capture what is good, you will feel good. Amen? Pag ang kinuha mo, binigyan mo ng pansin, mabuti, magiging mabuti din ang karanasan mo. Pangatlo, like a camera, learn to develop in the dark. Di po ba para makita mo yung mga larawan? Saan po piniprint yan? Doon sa tinatawag nilang dark room, doon sa madilim. Tingnan niyo po yun, ang ganda ng aral na kahit na ang kadiliman ng buhay, may naitutulong sa atin. Oo, maganda yung liwanag, pero yung sobrang liwanag, hindi rin po nakakatulong sa atin. Di po ba? Pag in-expose mo yung film sa liwanag, anong mangyayari? Masisira yung picture, yung larawan. At nakakasira din ang sobrang liwanag sa atin. Yung sobrang saya. Tingnan niyo po yung mga bata. Dahil nasanay, puro bakasyon. Ang hirap-hirap na. Ngayon, na pinapasok mo sila sa eskwela, hindi po ba? Sobrang tuwa. Anong nangyayari sa tao? Tinatamad na. Konting sakit, konting hirap, konting bigat, nagre-reklamo na. Mabuti at maganda din na nagkakaroon ng kadiliman o problema sa ating buhay. Because remember, it is only in the dark that a plant grows. Sa kadiliman, sa hindi natin nakikita,
dito umuusbong, dito lumalaki, dito lumalago ang isang halaman. At ganyan din po sa atin. Kung dumadaan ka ngayon sa kadiliman, remain in that darkness. Embrace your problem. Why? Because God gave you that darkness to grow, to develop, to become strong para maging mas mabuti ang iyong pagkatao. Pang-apat at kahuli-hulihan, kung hindi mo nakuha yung gusto mo, always take another shot. Kamukha po sa camera. Di ba lahat naman, pag kumukuha tayo ng larawan, pag kumukuha tayo ng picture, minsan blurred, minsan tabingi, minsan hindi nakasmile, ano sasabihin mo? Oo, isa pa. At ganyan din po sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit na nasasaktan ka ngayon, kahit na sabihin mo sa akin, Father, bigo ako. Father, sunod-sunod yung mga problema, yung mga sakit, pagsubok sa buhay. Father, wala pa akong tagumpay sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kung buhay ka pa, anong ibig sabihin? Binibigyan ka pa ng isang pagkakataon ng Diyos. Take another shot. Sumubok ka ulit. Magtrabaho ka. Magpasensya ka. Lumaban ka. Magmahal ka. Manalangin ka. Hanggang makuha mo yung hinahanap mo. Hanggang maranasan mo yung ikatutuwa mo, hanggang makamtan mo yung pangarap mo. Remember that. Habang humihinga ka, habang buhay ka, pwede pa. Kailan hindi na pwede? Pag nakapikit ka na, pag 6 feet under the ground ka na, yung na, dun pa lang, na-finish ka. Pero habang ngayon na nagagalaw mo ang kamay at paa mo, hanggang ngayon nabubuksan mo pa ang mata mo, hanggang ngayon humihinga ka pa. It means you can try again. Take another shot. Subukan mo hanggang makuha mo yung inaasam mo. Kaya naguguluhan ka kasi sinasabi mo sa iyong sarili, wala na, finish na, hindi pa. Yan yung mabuting balita. Habang humihinga ka, meron pa. Subukan mo, gawin mo, maniwala ka dahil naniniwala ang Diyos sa iyo. Ano po yung tawag niyo doon sa karanasan na bayad ka na ng bayad para sa mga gastusin sa bahay, ikaw lahat sa kuryente, sa internet, sa grocery? Pagkatapos mong binayaran, wala nang natitira sa'yo. Buti pa yung mga iba, pa-samji-samji lang, pa-milti-milti lang, pa-shopi-shopi lang. O anong tawag niyo doon sa karanasan na iinom ka naman ng gamot, nagpapagaling ka, pero lalo kang nanghihina, nag-aalala ka, dahil kawawa naman yung mga anak mo, sila lahat ng gumagastos, nararamdaman mo, pabigat ka na sa kanila. O ano yung tawag mo doon sa karanasan na kahit na anong gawin mong magbayad ng utang, di pa rin nawawala yung utang. Interest lang, yung nababayaran mo, yung kapital, wala. Ang dami nang tumatawag sa'yo, ang dami nang naniningil sa'yo, minumura ka na, tinatakot ka na. Pero kahit na anong gawin mo, parang hindi gumagalaw yung mga utang mo. O anong tawag mo doon sa karanasan na ginagawa mo naman ng lahat para maging maayos na yung relasyon nyo ng iyong asawa? Pinagdarasal mo na siya, pinagrorosarya mo na siya, nagpa-counseling na kayo, nagkumpisal na kayo, lumuhod ka na sa harapan niya, umiyak ka na, pero wala pa rin nagbabago. Ano pong tawag nyo doon sa mga karanasan na yon? We may call that experiences of discouragement. Mga karanasan na kung saan tayo'y napanghihinaan ng loob. What is discouragement? Ano ang panghihina ng loob? Ito yung karanasan na kung saan nawawalan ka na ng gana sa buhay. Nawawalan ka ng pag-asa. At paunti-unti nawawala yung iyong saya. Amen? Discouragement is when your courage and when your strength is slipping away, little by little. And we experience discouragement when we are dealing with multiple problems, multiple storms in our life.
Yung hindi pa man tapos yung isang problema, nandiyan na naman yung isang pagsubok. Patong-patong, sunod-sunod, walang tigil. And the question is, how can we overcome discouragement in our lives? Anong magagawa natin para malampasan natin itong mga karanasan na kung saan nanghihina na tayo at konti na lang gusto na nating sumuko? Una, kailangan tandaan natin na hindi lang po tayo ang nakakaranas ng panghihina ng loob. When you are discouraged, remember that everybody experiences discouragement one time or another. Even great people, even the saints, even holy people have experienced in their life being discouraged. Halimbawa na lang po si Haring David. You could read that in the Psalms. King David saying, "Why are you so downcast, O my soul? Why are you so perplexed within me?" Bakit nangihina ka, o aking kaluluwa? Sinulat po ni Haring David yun. Si Haring David, na napaka-tapang humarap kay Goliath, dumating sa buhay niya, nanghihina din yung kanyang kaluluwa. And even St. James the Apostle, kwento po, ang mission niya ay siya'y pumunta sa Iberian Peninsula, sa Spanya, dahil ang paniniwala ng mga sinaunang tao, this is the end of the world. Ito yung pinakadulo ng mundo. Pagdating niya doon, he was preaching, bringing the gospel to people. Nobody was listening to him. He was also discouraged, napanghinaan ng loob. Iniisip, umuwi na lang, hintuan na yung kanyang mission. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng paghihina ng loob. Tandaan niyo po yan. Even the best of us will experience that. But secondly, after remembering that it is okay to be discouraged sometimes, believe that God is with you. Bakit ba nagiging mahirap ang buhay natin? Dahil iniisip natin na mag-isa lang tayo. Pero kung may paniniwala ka na hindi ka iniiwan ng Diyos, kasama mo siya, diyan lalakas ang iyong loob. Kaya nga, nung isinilang ang ating Panginoon dito sa mundo, ano yung kanyang pangalan? He is the Emmanuel, God with us. Believe that God is with you. Lalong tumitindi, lalong lumalalim yung panghihina ng loob pag nakakalimutan mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung wala kang nakikitang kahulugan dyan sa iyong paghihirap, susuko at susuko ka. You will only be encouraged once again if you believe that God is using your suffering, your problems, your challenges for a greater plan. But lastly, listen to the message of God. Ano daw po yung dalawang salita na paboritong sinasabi ng demonyo sa atin? The two favorite words of the devil always saying to us is, give up, sumuko ka. Because the devil is the great discourager. Pero ang Diyos, siyang kabaliktaran. God is the great encourager. At ano ang panlaban na salita ng Diyos dun sa sinasabi ng demonyo? Two words, get up. Tumayo ka. At hindi niyo po ba naaalala? Yan din ang palaging sinasabi ng Diyos, ng anghel, si Jesus sa mga tao sa Biblia. Like for example, St. Joseph, sinabi ng anghel sa kanya, get up, kunin mo yung bata. Padating si Herodes, gusto nilang patayin ang bata. Si Jesus, pag pinapagaling ang pilay, tumayo ka, get up, pick up your mat. Even with the dead little girl, talita kum, sabi ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, little girl, I say to you, get up, tumayo ka. Kung palagi mong pinakikinggan, tinitignan yung iyong mga problema at suliranin, binubusog mo yung iyong takot at pagdududa. Pero kung palagi mong tinitignan ang Diyos, pinakikinggan ang kanyang mensahe, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa. In the midst of your problems and trials, continue believing in God
continue praising in God, just like King David. Sinabi niya, pinagpatuloy sa Psalm 42, "But I will praise Him still, my Savior and my God." Saan ka nanghihina ng loob ngayon sa iyong buhay? Kung gusto mong malampasan yan, tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, okay lang na mapaghinaan ng loob paminsan-minsan. Pero maniwala ka sa Diyos, kasama mo siya, tinutulungan ka. At naway, huwag mong kalimutan ang mga salita ng Diyos. Sinasabihan ka, pag malapit ka ng sumuko, pag nasasaktan ka, pag nanghihina ka, tumayo ka at magpatuloy ka. Dahil hindi pa tapos ang iyong misyon, may mas malaking plano ang Diyos sa iyo. Ang paghinto ay hindi pagsuko. Ang paglayo ay hindi tanda na ikaw ay bigo. Tandaan niyo po yon. Stopping does not mean surrendering. And distancing yourself does not mean it is the end. Kailangan natin sa ating buhay ang huminto at lumayo sa mga bagay-bagay. Kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, kung gusto natin maging masaya, kung gusto natin maging mabunga ang ating buhay. Halimbawa na lang po sa mga mag-asawa, kapag masyado ng toxic ang relationship, kapag wala ng tigil ang bangayan, ang away, ang murahan, pag meron ng sakitan, hindi na maganda yan. Kailangan mag-cool off muna. Kailangan huminto muna kayo. Kailangan lumayo muna kayo sa bawat isa. Hindi ibig sabihin pag kayo ay huminto dyan sa inyong relasyon, kayo ay lumayo na sinuko mo na yung inyong pagmamahalan, natapos na, nawala na, hindi. Ibig sabihin, kailangan nyo munang ayusin yung problema ng bawat isa. Dahil diba, sabi ko po sa inyo, ang nakasakit sa'yo ay hindi makakatulong sa'yo. Ang nakasakit sa'yo ang hindi makakapagpagaling sa'yo. The one who hurt you cannot heal you. The one who has destroyed you cannot build you up. And you need a time to stop and to distance for a while, to rest. Pahinga muna kayo. Kasi yung init ng bawat isa, makakapaso, makakasira yan. Amen? There's nothing wrong when you stop in your relationship and when you distance yourself in that toxic relationship. Kailangan din natin intindihin. Hindi rin maganda yung palaging nag-iisip. Napakarami sa atin, yan yung sakit. Overthinkers. Palaging nag-iisip na nag-iisip. Eh, Father, merong problema eh. Pero dahil sa iyong kakaisip, lalong nagugulo ang iyong damdamin, lalo ka nadidepress, lalo ka nalulungkot. Hinto ka muna. Ilayo mo muna yung iyong sarili dyan sa iyong sitwasyon. At ganyan din yung pag-aalala. Napakarami din may sakit sa pag-aalala. Warriors. Kala nila pag sila'y nag-aalala, ito'y tanda ng pagmamahal. But worrying does not solve anything. And worrying does not really show your love. You're just destroying your peace. Pag palagi kang nag-aalala at nag-aalala, wala naman nangyayari, wala kang nagagawa, wala kang naitutulong. Kung gusto mong talaga makatulong, huminto ka, ilayo mo muna ang iyong sarili, magdasal ka. Di po ba? At ganyan din ang ating narinig sa ating Panginoon. Ang ating Diyos, si Jesus, marunong din huminto sa kanyang trabaho. Marunong din siyang lumayo. Narinig naman natin sa Ebanghelyo, napaka-busy ng kanyang schedule. Nagtuturo sa sinagoga, inimbitahan umuwi sa bahay ni San Pedro, may lagnat yung kanyang biyanan, pinagaling, napakaraming mga tao na dumating, pinagaling din, tinulungan ang mga taong ito. Pero tingnan niyo po, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, early in the morning, Jesus went to a separate quiet place. Sabi po ng ating kwento, lumayo siya, hinahanap siya ng mga tao, hindi nila maintindihan para saan yung kanyang paglayo. Kailangan din niyang huminto at lumayo para saan? Para magpahinga at para maging malinaw ano ba ang kanyang misyon. Dahil gaano pa kaganda yung ginagawa, pag masyado kang babad dyan, pwede kang mawala, pwede kang malito. Tingnan nyo na lang po, subukan nyo. Ilapit nyo yung kamay nyo sa mata nyo. Lapit nyo po. Subukan nyo po. Ano po nakikita nyo? Wala. Di po ba?
Ilayo mo yung kamay mo, makikita mo yung kamay mo. Subukan niyo po doon sa natutulog. Bago siya magising, takpan mo yung mata niya. Pagkabukas ng kanyang mata, may makikita ba siya? Hindi niya maintindihan yung nakikita niya eh. Dahil nilapit mo sa kanya. At ganyan din yung nangyayari sa atin, sa buhay. Pag masyado mong tinutukan, ano man yan, mabuti o masama, wala kang makikita. At hindi ito makakatulong sa iyo. Alam niyo po ba kung bakit na ako'y nakasalamin? Kasi po, bata pa lang po ako pag nanonood ako ng TV. Ako'y nakatutok, nakalapit. Tignan niyo po yung epekto. Nasira ang aking mata. Grade 6 pa lang po ako, nakasalamin na ako. Kaya ang taas po ng aking grado. Kala mo makakatulong sa'yo yung pagtutok mo. Pero ang totoo, hindi. Kung gusto mong maging malinaw ang lahat, huminto ka muna. Ilayo mo muna ang iyong sarili. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Maganda na ang kanyang ginagawa. Nagtuturo siya, nagmi-mission siya, nagpapalaya siya ng mga taong sinaniban ng masamang espiritu, nagpapagaling siya. Marunong pa rin siyang huminto at lumayo. Sana tayo, alam din nating gawin yan pag masama na ang ating nararanasan. Mas pa sana na tayo ay huminto at lumayo pag masama na yung ating nararanasan, pag meron ka ng problema. Hindi makakatulong ang pagtutok mo at pananatili dyan. Huminto at lumayo. At anong pinakamagandang paraan ng paghinto at paglayo? Yan po yung panalangin, dasal. Isa po sa mga pinakamagandang kahulugan ng panalangin. Ito po, that prayer is a long, loving look at the real. Isang matagal at puno ng pagmamahal na pagtingin sa totoo. Hindi mo naman makikita kung masyado kang malapit, hindi po ba? At hindi ka makakapagbigay pag masyado kang malapit. Pag masyado kang malapit, hindi mo na nakikita. Eh, mababangga ka pa. Di po ba? Yan ang ginagawa dapat natin sa dasal. Dinidistansya natin ang ating sarili sa ating karanasan. Ano bang nangyayari sa aking buhay? Sino ba ako? San ba ako papunta? Hindi mo masasagot ang mga mahalagang bagay na yan kung ikaw ay nakatutok, nakababad sa anumang problema, suliranin at pagsubok. Hindi mo malalaman ang sagot sa mga mahalagang tanong kung hindi ka marunong huminto, lumayo at magdasal. Kaya nga, tandaan natin, nahihirapan ka ba? Nabibigatan ka ba? Huwag mong tututukan ang problema. Huwag kang magpapababad dyan. Huminto ka, pero hindi ibig sabihin sumusuko ka. Lumayo ka, pero hindi ibig sabihin bigo ka na. Magpatulong sa Diyos para maging malinaw sa iyo. Ano ba ang tunay na mabuting na pwede mong gawin? No one can choose their storms. Walang tao ang makakapili sa kanyang bagyo. You cannot choose your typhoon. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin nating pagpaplano o paghahanda, hindi natin mapipili ang mga problemang darating sa ating buhay. Ang mga bagyo, ang problema, bigla na lang darating iyan. Kung makakapili tayo ng problema, hindi ba siguro marami sa atin pipili yung madali, yung mabilis lang? Pero kabaliktaran ang ating nararanasan. Pag dumating yung bagyo, yung problema sa ating buhay, biglaan, napakalaki, napakahirap. Minsan meron mga iba nagninegosyo, pero bigla-bigla may masisira sa kanilang negosyo. Imbis na sila'y kumita, sila'y nalulugi. Meron mga iba kinasal, okay naman silang mag-asawa. Ang tagal-tagal nilang magkasama, hindi daw sila nag-aaway. Pero mabibigla itong babae, meron palang iba. Tahimik, meron tinatago yung lalaki. Meron pala silang problema. Minsan, itong iyong anak, di mo maintindihan. Bigla-bigla na lang, tahimik, pagkakausapin mo, sasagutin ka, lumalaban, nagre-rebelde. Wala nang respeto sa iyo. Hindi natin mapipili ang mga bagyo at problemang darating sa ating buhay. No matter how much we plan, no matter how much we predict, pag dumating yan, wala kang magagawa. Nandiyan na yan. That is the bad news. But what is the good news? Ano bang mabuting balita? Oo, totoo, hindi mo mapipili ang mga bagyo sa iyong buhay, pero kaya mong piliin paano mo haharapin
ang mga bagyong ito. You may not be able to choose your storms and typhoons in life, but remember this. This is the good news. You can choose how to face your storms. You can choose how to respond to your problems. We can choose to be like Jesus. Paano ba ang ating Panginoon? Hinarapan niya ang bagyo. Nasa gitna sila ng dagat. Nandun sila sa bangka. Ang ating Panginoon natutulog. Relax na relax. Habang ito naman mga kasama niya, ang mga disipulo, nagpapanik, nag-aalala, natataranta. May dalawang paraan para harapin ang mga bagyo at problema ng buhay. Pwede kang mag-alala o pwede kang magtiwala. Pwede kang magwala o pwede kang maging payapa. What will you choose? How will you respond to the problems that you have now in your life? The good news is you can choose to be like Jesus. Be at peace. Relax. Have faith in the Father. Bakit kaya ng ating Panginoon na matulog sa gitna ng bagyo? Kasi naiintindihan ng Panginoon ang kalikasan ng bagyo. At ano po ang kalikasan ng bagyo? What is the nature of the storm? It will eventually evaporate. Mawawala din yan. Lilipas din niya. Sabi nga po ng isang pantas, ang pangalan po niya, si Maya Angelou, every storm will eventually run out of rain. Ang ganda po, no? Lahat ng bagyo, kauubusan din ng ulan. Walang bagyo ang nananatili dahil meron lang kakaunting ulan yan. Pag wala na ang ulan, wala na rin ang bagyo. Kaya huwag kang mag-alala. Piliin mo na maging masaya. Piliin mo maging payapa. Piliin mo magtiwala sa gitna ng bagyo ng iyong buhay na hindi mo naman pinili. Meron pong bumisita sa akin dito. Dalawang beses po silang dumaan dahil the first time, hindi po ako dinatnan sa kumbento. Pero nagpursige, hinintay po ako. Ayaw umalis hanggat hindi po ako makita. At nung na-meet ko po sila, tuwang-tuwa, ito pong babae. At doon ko po nalaman bakit pala gusto po akong makita. Hindi lang dahil napapanood po ako palagi sa social media. Nagpapadasal po siya. Kinikwento po niya, meron daw siyang stage 4 cancer sa lungs. Hindi naman po siya naninigarilyo. Yun po yung malungkot na kwento. Pero alam niyo po kung ano yung napansin ko. Habang nakikipagkwentuhan siya sa akin, habang kinakausap ako, ngumingiti siya. Napakasaya po ng mukha niya. Sabi ko sa sarili ko, kung ako siguro stage 4 cancer, depressed na siguro ako. Pero bakit itong babaeng ito kaya pang ngumiti? Napakasaya. Ang dahilan, kasi po nagtitiwala siya, kumakapit na lang siya sa Diyos. Isa pong katotohanan ng ating buhay, kailangan nating tandaan. May mga bagay na hindi natin kayang labanan. There are battles that we cannot fight, that we cannot win. Kahit anong gawin mong lumaban, matatalo ka. Merong mga ganyang laban sa buhay. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo kayang labanan yon, talo ka na. Bakit? Dahil maaaring hindi mo kayang labanan, alam mo talo ka, maniwala ka, merong ibang lalaban para sa iyo. Amen? If we cannot fight, if we cannot win the battle, have faith. There is someone fighting for you. Merong mga ibang lalaban, magtatanggol, magliligtas sa iyo. Anong ginagawa ng iyong mga kaibigan? Anong ginagawa ng iyong pamilya, close na kamag-anak? Anong ginagawa ng Diyos? Do not fight the battle of life all alone. You will lose it. But allow God to fight and you will triumph. That is the good news. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Kung malapit ka ng sumuko, tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Kaya niya lahat ng laban. Kaya niya lahat ng bagyo. Kaya din niya yung problema mo. Magtiwala ka sa Kanya. Anong magandang gawin kapag bigo ka at walang bunga ang pagod mo? Halos tayo nararanasan natin yan. Minsan nagtatrabaho pa na nagtatrabaho, parang hindi umaasenso ang buhay mo. May napanood po ako, nagla-live selling siya ng damit, bata lang, dalaga. Umiiyak,
Bakit? Kasi tatlo lang yung nanonood doon po sa live niya. Yung cellphone niya, yung pangalawa, yung nanay niya, yung pangatlo, yung kaibigan niya. Parang walang kwenta yung ginagawa niya. Paano siya makakabenta? Nagpapagod siya, pero walang nanonood. Di po ba nakaka-frustrate, nakaka-depress, nakakalungkot yung ganun? Meron din iba, sinusubukan naman maghanap ng trabaho, hindi makahanap-hanap ng trabaho. Pinapangarap na umasenso, umangat ang kabuhayan, nag-a-apply para makapag-abroad. Bakit palaging deny yung kanilang petition? Gusto mong makatapos, nag-aaral ka naman ng mabuti, pero bakit hindi mo maintindihan yung iyong pinag-aaralan? Gusto mong gumaling, nagpapagabot ka naman, umiinom ka naman ng gamot, nananalangin ka. Pero parang kahit anong gawin mo, lalong lumalala ang iyong pakiramdam. Hindi gumiginhawa ang iyong karanasan. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan natin ay yung nagpapagod tayo pero walang asenso. Ginagawa natin ang lahat pero walang produkto, walang bunga. Anong magandang gawin? Kasi narinig din po natin sa Ebanghelyo ito. Kahit itong sila San Pedro, buong gabi daw silang nangingisda. Binigay nila lahat na makakaya nila, pero umuwi sila, walang dala. Umuwi sila, walang nakuha. They went home empty-handed. Anong kailangan gawin pag nararanasan natin ang ganito? Pagod na pagod ka, walang bunga. Dalawang bagay lang po ang gusto kong matandaan dito. The first one is, keep on believing. Have faith in the Lord. Minsan, imbis na pananampalataya, ano ang tumatakbo sa ating mga isip? Ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Puro reklam, puro tanong sa Diyos. Why, Lord? Bakit po, Panginoon? Bakit ganyan ka? But my dear friends, instead of complaining, instead of asking the Lord why, replace that with faith. Replace that with trust. Basahin niyo po ang Biblia. Kalahati po ng laman ng Biblia tungkol sa sakit at paghihirap. Alam niyo po ba kung tungkol saan naman yung kalahati pa ng Biblia? Tungkol naman sa kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap. Half of the content of the Bible is about pain and suffering. That is the bad news. But the good news is, if you read it through, pagpatuloy mo ang pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng mabuting balita. Ano yun? Hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay mo. Ang ending, ang katapusan ng kwento, maganda. Ano yun? Kaligtasan, tulong ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang mga nahihirapan, silang inaangat at tinataas ng Diyos. See? Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay. Oo, pabigat yan, binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang kwento. The other part of the story is, how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in the Lord. Amen? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Paano ka iaangat ng Diyos kung sinuko mo na? Di po ba? Oo, sumuko ka, pero isuko mo sa Diyos. Amen? Keep on believing. Keep on trusting. At yan ang ginawa ni San Pedro. Naniwala siya. Wala naman mawawala sa kanya. At wala din mawawala sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Amen? Pangalawa, keep on struggling. Keep on working. Pagpatuloy mo ang pagpapagod mo. Pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Sinabi ni Jesus, diyan sa iyong lambat, itapon mo ulit. Pagpatuloy mo, sige. Sino ang tunay na bigo? Who is the real failure? Ang tunay na bigo ay yung tumitigil. Tandaan niyo po. Kung pagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang titigil. Pagpatuloy mo. Because remember this, effort comes before excellence. Amen? Ulitin niyo po yun. Effort comes before excellence. Kung gusto mong makuha ang pinaka mabuti, pinaka maganda sa iyong buhay, kailangan pagpaguran mo pa. Huwag kang titigil. Konti na lang. Makukuha mo na. Meron pong lumapit sa akin, nagpapatulog, papa-counseling, umiiyak kasi itong kanyang asawa nakikipaghiwalay. Tanong ko naman, ano ba nagustuhan mo sa asawa mo? Bakit sinagot mo siya? Ang sagot po niya sa akin, hey Father, napakasipag po na manligo eh. Napakasipag po, araw-araw pumupunta sa amin, nililigawan ako, masugid po, kaya po sinagot ko siya. Sabi ko naman, yun yung problema. Kasi dati,
tingnan mo, nag-e-effort siya. Eh ngayon, di ba? Ang tanong, nag-e-effort pa rin ba siya? Hindi na po, sabi niya. Yun yung dahilan why your marriage is falling apart. Yun yung dahilan bakit nasisira, nabibigo ang iyong relasyon. Dahil wala na siyang ginagawa. Tandaan niyo po yun. Effort comes before excellence. And grace builds upon nature. Kailangan may pundasyon ang grasya ng Diyos. Paano kanya bibigyan ng bendisyon kung wala pundasyon, kung wala kang ginagawa? Di po ba? Hindi tayo papabayaan umuwi ng Diyos. Naluhaan. Yan ang mabuting balita. Hindi tayo papabayaan ng Diyos umuwi na walang dala, walang bunga ang ating kapaguran. Basta tandaan natin, magtiwala tayo sa Kanya at huwag kang titigil sa pagsisipag, huwag kang titigil sa iyong ginagawa. Keep on believing, keep on struggling. The good news, God will not allow you to go empty-handed. Your efforts will have a fruit in God's time. Bakit po ba palagi tayong balisa? Why do we worry so much? And can we stop worrying? Dito tayo eksperto eh. Palagi tayong nag-aalala. Hindi naman natin mapigilan mag-alala dahil hindi maubos-ubos ang mga ating inaalala. There are a lot to be worried about in the world. Katapos-tapos lang po ng ating eleksyon, mayroong mga hindi makatanggap. Merong mga iba nagdududa. Ano kaya ang mangyayari sa kinabukasan ng ating bansa? Nag-aalala, iniisip na babagsak ang ating ekonomiya. Nag-aalala din po tayo sa sakit dito sa virus, sa pandemya. Nakita po itong bagong variant, pumasok na po ulit dito sa ating bansa. Nag-aalala tayo, balisa tayo. Di natin alam by next week, pagkatapos ng buwan, baka lockdown na naman tayo. Paano na naman tayo? Paano natin papakainin, bubuhayin ang ating mga pamilya? At higit pa dyan ay itong takot natin sa kumakalat na gera. Dahil ang balita po, itong gera ng Ukraine at Russia ay mag-spread sa Europe. At hindi malayo na pati po tayo dito sa Pilipinas ay madamay. Hindi maiiwasan din ang mga kapatid nating OFW yung mag-alala. Dahil sa panganib ng kanilang buhay, panganib din na mawalan sila ng trabaho, paano na lang ang kanilang kabuhayan, paano na lang yung pinapadala nila para ikabubuhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. We have an unlimited list, reason to be worried, to be anxious. And I think the Lord's invitation, do not let our hearts be troubled, is not enough for us to stop worrying. Kahit nasabihin ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong pabayaan ng inyong mga puso ay maging balisa. Anong kailangan nating gawin para mapigilan natin ang ating pag-aalala? Dahil ang katotohanan, 98% ng ating mga inaalala, hindi naman po magkakatotoo. Kaya, anong gamot natin dito sa ating anxiety, pagkabalisa, sa ating takot sa buhay? Well, una po siguro, kailangan natin disiplinahin ang ating isip. Dahil pag hindi nadisiplina ang iyong isip, ito'y tatakbo ng tatakbo, ito'y gagana ng gagana, ito'y mag-iisip ng mag-iisip ng pangit. San ba nang gagaling ang ating mga pangamba, ang ating takot? Sa labas? Hindi. Ito'y nag-uumpisa sa loob. And there are two deadly combination that is happening in our minds that is the primary reason of our anxiety. May dalawang ginagawa ang ating isip kaya lumalabas, nagkakaroon ng bunga na pangamba at pagkabalisa. At ano po ito? Una, yung hindi natin makalimutan yung nakalipas. At pangalawa, yung palagi tayong nag-iisip sa darating, ano ang mangyayari sa atin? In other words, we have this very good sense of memory and a fantastic sense of creativity. Pag pinagsama mo yung dalawang yan, deadly combination,
ang lilitaw ang magiging bunga, pagkabalisa, pangamba, takot. Halimbawa na lang po, yung naranasan mo sa iyong asawa, nagloko. Napakarami po naririnig ko sila, nag-open up, nag-share sa akin, sabi nila, Father, hindi ko makalimutan, palaging bumabalik sa isip ko, kahit na nagpasori na siya, matanda tayo. We always remember the painful past, pero nakakatakot yung susunod na gagawin ng isip, yung gagawa ng kwento, yung what if, pagdududa. Alam na, naranasan, niloko ng asawa. Eh, Father, paano kaya kung gagawin niya ulit? Hindi ko alam, baka meron na siya. And then, all of this, imagination, very creative, mga kwento, iniisip na hindi naman talaga totoo o hindi pa napatunayan. Iniisip na minomotel yung kanyang bagong kalaguyo. Iniisip na sila'y nagde-date. Iniisip na sila'y panay na nagte-text, etc., etc. Kaya tingnan niyo po, ano yung feeling na yon? Pangamba, pagkabalisa, restlessness, uneasiness. Naaalala mo yung masakit na sinabi nila sa iyo, paninira nila sa iyo. Yan, isa pang hindi natin makalimutan. Pero nag-iisip ka, ano kaya yung gagawin mo pag nakita mo siya? Paano ka makakapaghiganti? Paano mo siya sasagutin? Paano mo siya ipapahiya? At hindi ka mapalagay. Hindi ka matahimik. Wala kang kapayapaan. Naranasan mo na namatayan ka? Napakasakit. Naranasan mo na rin nagkasakit ka? Masakit. At ayaw mo nang maulit. Pero pumapasok yung pag-aalala. Pag ini-imagine mo, iniisip mo, paano kaya yung mga anak ko? Paano kaya sila pag namatay ako? Wala pa, iniisip mo na, wala naman, totoo sa'yo, kala mo, nandyan. Very deadly combination. Pag pinabayaan natin na gumana ang ating mga isip na hindi natin kinokontrol, na hindi natin dinidisiplina, eh anong gamot natin dito? Anong magagawa natin para maalis itong mga pangamba? Pagkabalisa ng ating isip at puso. Dalawang bagay po, tandaan nyo to. Una, focus on your good work. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng tuon yung mabuti mong trabaho. Lalong-lalo na kung mabuti yung iyong trabaho, pinapasaya ka niyan. Bakit? Kasi pag masaya ka sa iyong ginagawa, makakalimutan mo ang lahat. Ninyo po napansin, pag ginagawa mo yung gusto mo, pag ginagawa mo yung nakakapagpasaya sa'yo, hindi mo namamalayan na lumilipas yung oras. Tingnan nyo po yung mga mahilig magchismisan, yung mga nagmamarites. Magsimula breakfast, lunch, dinner, hindi man nila napapansin na nauubos ang oras. Hindi nila napapansin, tapos na palang araw. Bakit? Enjoy na enjoy. Na nagkwekwentuhan, enjoy na enjoy. Nagchichismisa. Pag ginagawa mo yung gusto mo, pag may mabuti kang ginagawa, wala kang ibang maiisip na masama. At pag ginagawa mo yung iyong trabaho na mabuti, meron din mabuting epekto yan sa iyo. Meron din mabuting bunga yan sa iyo. Kaya nga, bakit ka pa mag-aalala kung meron kang mabuting ginagawa, kung masaya ka sa iyong ginagawa? Pangalawa, tandaan din natin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na merong magandang katapusan na naghihintay para sa ating lahat. We should not be worried. We should not be anxious because we know the ending already in our story. It is a happy ending. Sinasabi ni Jesus, mauuna ako sa inyo, maghahanda ako ng mga kwarto para sa inyo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Mag-aalala ka pa ba sa panunood mo ng probinsyano? Kung alam mo naman na hindi talaga mamamatay si Cardo, di po ba? Kahit na paano siya barilin, kahit na paano siya torturin, kung alam mo mayroon siyang happy ending, okay lang. At ganyan din po sanang matandaan natin sa ating buhay. Kahit na anong maranasan mo ngayon, masakit man yan, mapait man yan, mabigat man yan, pero maaalala mo, pagkatapos ng lahat, naghihintay ang Diyos, meron siyang hinandang napakabuti, napakaganda para sa iyo. Mangangamba ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Will you still be worried? Di po ba? Hindi na. Yun yung mahalaga. Alalahanin mo, tandaan mo, merong magandang katapusan para sa iyo. Napagpatuloy mo lang kung ano yung mabuti na yung ginagawa. Dahil mabigo ka man,
masaktan ka man, mahalaga, dinadala ka ni Jesus sa magandang katapusan. Alam niyo po bang sangkap ng buhay? Do you know the formula of life? Share ko po sa inyo. Tandaan niyo po ito. That life consists 90% happiness and 10% misery. 90% goodness, 10% evil. 90% graces, but 10% sin. Pakatandaan niyo po yan. Mas marami ang mabuti kesa sa masama. And the challenge for us is to stop holding on to misery. Because many times when we hold on to these bad things, we magnify them. We multiply them. 10% na lang yung pangit na nangyayari sa buhay mo, ginagawa mo pang 100%. Amen? Tingnan niyo po. Yan yung problema sa atin. Nakakalimutan na natin na mas marami, mas malaki ang grasya, kabutihan, tuwa na binibigay ng Diyos. Merong napakaliit na porsyento, 10%, pero hindi natin mabitawan at tayong ginagawa natin, pinapalaki natin, pinaparami natin, ginagawa nating big deal. Sa unang pagbasa, ang daming sinabing magaganda, napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang bayan. I will save you. I will listen to your prayers and answer your prayers. I will not abandon you. Hindi kayo magugutom, hindi kayo mauuhaw. Papantayin ko ang mga bundok para mabilis ang inyong paglalakbay. Pero ano yung sinabi ng bayan ng Diyos? Iniwan tayo ng Diyos. God has forsaken us, sabi nila. Dahil lang hindi nila nakikita ang Diyos, agad sasabihin nila na hindi daw sila maalaala ng Diyos. And God reminded them, can a mother forsake their sons? Kaya ba ng isang ina nakalimutan ang kanyang anak? Yes, we pray na our Father. Yes, we address God as our Father. But do not forget, God has no gender. Walang kasarian ang Diyos. God is a loving Father, but God is also a loving Mother. At kahit kailanman, hindi tayo papabayaan, hindi tayo bibitawan, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Ang dami niyang ginagawang mabuti, dahil lang hindi mo siya makita agad-agad, sasabihin mo, inabandonan ka na ng Diyos. At ganyan din po yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ang daming mga milagro na pinakita ng ating Panginoon. Ang dami niyang mabubuti na tinuturo sa mga tao. Nakakamangha yung kanyang mga ginagawa. Anong sabi ng mga Pariseo? Anong sabi ng mga Hudyo? Pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Dahil tinatawag niya ang Diyos kanyang Ama. Ano yung nakita ng mga Hudyo? Lumabag siya doon sa araw ng Sabat, dapat nagpapahinga, dapat walang ginagawa. Pero anong ginawa niya? Nakapagpagaling siya, dapat siyang patayin. Napakaraming ginawa ng mabuti ng ating Panginoon. Yung nakikita nila, yung mga maliliit na pagkakamali. At napakasakit po noon, hindi po ba? Siguro lahat tayo naranasan na din natin yan, no? At mararanasan natin yan sa buhay natin. Yung andami-dami mong ginawang mabuti, pagkatapos minsan ka lang magkakamali, parang ang sama-sama mo na. Napakakonti lang ng iyong pagkakamali, napakakonti lang ng iyong kasalanan, daig mo pang demonyo kung ikaw ay pag-usapan. Napakasakit. Kaya napakasakit din para sa mga ibang misis. Nasasabihan sila na hindi sila mahal na kanilang mga mister dahil dun sa mga maliliit nilang kasalanan, mga maliliit nilang pagkukulang. Dahil lang busy sa pagtatrabaho, walang panahon para dun sa mister, maghahanap ng iba, kaya daw na-fall sa iba kasi walang quality time. Napakaliit na problema, pinapalaki, pinaparami. Hindi nakikita yung sakripisyo na araw-araw, kumakayod, araw-araw, nagkakalinga, inaaruga, yung mister, pati yung mga anak.
Napakasakit para sa isang magulang pagsabihan siya ng kanyang anak. Yung panganak tatanim ng galit sa kanyang magulang dahil hindi lang napagbigyan. Pero hindi maalaala nung bata na mag-umpisa nung siya'y sanggol, nandun yung kanyang ina, nilamok lang, ayaw padapuhin ng ina dun sa balat ng kanyang anak. Pag nagkakasakit, hindi alam ng magulang, hindi alam ng ina kung anong gagawin niya, umiiyak, natataranta. Hindi alam ng ina kung paano siya maghahanap ng pera para matustusan yung pangangailangan ng anak, pagkain, damit, mapag-aral. Pagkatapos napakaliit lang ng request, hindi lang mapagbigyan, nagdadabog na, parang ang sama-sama ng ina, ng magulang niya. Ganyan din po sa aming mga pari, sa inyong mga parokyanos, hindi po ba? Hindi lang mapagbigyan doon sa gusto, hindi lang masunod nung pari yung plano nung parishioner. Sinisiraan ang pari, kung ano-ano yung sinasabi sa pari. Parang ang sama-sama ng pari. Nakakalungkot. Pagpilit nating binibigyan ng pansin yung mga maliliit na pagkukulang kesa sa makita natin yung napakalaking grasya, napakalaking kabutihan. Yan yung kinakalungkot ng Diyos at yan yung nakakalungkot sa ating buhay. Pero hindi naman kailangan maging ganyan yung buhay natin. Life doesn't have to be that way. Remember that. We should remember, tandaan niyo po, 90% ito ay puno ng tuwa at galak. 90% ito ay mabuti. 90% ito ay grasya. 10% lang. Meron pa rin maliit na porsyento kasi pumasok dyan yung masama. Pumasok dyan yung ahas. Kakaunti lang yung masama. Huwag mo naman yan bigyan ng pansin. Huwag mo naman yan paramihin. Huwag mo naman niyang palakihin. Do not make the bad 10% your 100% in life. Because that is not how God made our life. Nung ginawa ng Panginoon ang lahat, ano yung sinabi ng Panginoon? Good. Very good. At yung masama, wala man. Parang awa nyo naman. Huwag nyo nang gawin very bad yung bad. Kaya magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na mabitawan natin yung napakakunti na pagkakamali, kasalanan ng ibang tao o yung lungkot na nangyayari sa ating buhay. Iwanan mo na yan. Tapos bigyan mo ng pansin at palakihin mo, magpasalamat ka sa grasya at kabutihan ng Diyos. Kailan po kayo madalas nagpapasalamat? Hindi po ba pagkatapos yung makatanggap? Nagpapasalamat ka pag merong nagbigay sa iyo. Amen? Pero, ang tanong, nagpasalamat ka na ba bago ka binigyan? Hindi pa po siguro. Pero, isa po itong magandang ugali na dapat nating sanayin. Umpisahan natin na magpasalamat bago pa man tayo makatanggap. Bakit? Because I want you to remember this. When you thank God for what you receive, that is called gratitude. But when you thank God in advance, before you receive, what do you call that? That is called faith. Ang tawag mo sa pasasalamat pagkatapos mong makatanggap ay utang na loob. Pero pag ikaw ay nagpapasalamat bago ka pa man makatanggap, ang tawag doon ay pananampalataya. Why is thanking God in advance called faith? Kasi naniniwala ka kahit wala pa, parating na at binigay na sa iyo. Hindi po ba yun yung ibig sabihin ng pananampalataya? Yung paniwala mo na nasa iyo na, binigay na sa iyo. Kaya nga po masasabi natin ang ating mahal na ina si Maria ay isang tao, isang babae na puno ng pananampalataya. Mary, the mother of God, is a woman, a person, the first disciple of Jesus that is filled with faith. Kasi wala pa man, naniniwala siya na nandyan na. At makikita niyo po ito, maririnig at mababasa dito sa kanyang kantang Magnificat. Narinig niyo po ba? Sabi na ang mga mahihirap ay tinaas ng Diyos. Ang mga gutom, umalis, busog. Ang mga inaapi, niligtas. E nung panahon niya,
ang dami pang mga mahihirap. Nung panahon nila, ang dami pa rin gutom. Nung panahon niya, ang dami pa rin inaapi. Pero bakit sinasabi niya, nagpupuri ako sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos? Dahil napakalalim at napakatibay ng kanyang pananampalataya. Hindi man nakikita ng kanyang mata, hindi man naririnig ng kanyang tenga, hindi man nahahawakan ng kanyang kamay, alam niya, nandyan na. Alam niya, binigay na ng Diyos. At anong tawag mo doon? Hindi ba pananampalataya? At hindi po ba sinasabi din ng ating Panginoon sa atin, bago man kayo humiling, alam ko na kung ano ang inyong kailangan. Kaya nga, hindi po tayo dapat palagi humingi sa Diyos. Dahil hindi man natin buksan ang ating mga bibig, alam ng Diyos na kasilip siya sa ating mga puso. Kaya nga, imbis na palagi ang laman ng ating dasal, Lord, pahingi. Lord, bigyan mo ako. Lord, bigay mo na ito. Ano ang mas magandang dasal? Salamat po, Panginoon. Sabihin mo ngayon, gawin mong ugali ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya. Dahil pinapatunayan mo din sa Diyos na ikaw ay tunay na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Dahil sinasabi niya, kung ikaw ay maniniwala lang, walang imposible. Amen? Kaya kahit na wala pa ang pera, anong sasabihin mo? Salamat Lord sa pera. Amen? Kahit pa wala yung magandang bahay, sabihin mo, salamat Lord sa mansyon. Amen? Kahit wala pa yung dream car mo, sabihin mo ngayon, Lord, salamat po sa brand new car. Amen? At kahit na naghihina ka, nagkakasakit ka, magpasalamat ka, Lord, salamat sa healing. Amen? Kahit na meron ka problema sa asawa mo, sa anak mo, dyan sa pamilya mo, sabihin mo, Lord, salamat po sa pagkakaisa, pagmamahalan naming magpapamilya. Kasi pag sinabi mo sa panalangin, salamat po, Panginoon, you are declaring to the Lord, you are saying it to God, I believe in you. Amen? Dahil pag humihingi ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala. Pag humihingi ka, ibig sabihin nagtitiwala ka lang sa nakikita ng iyong mata. Faith is believing more than what the eyes can see. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Paniniwala at nararamdaman mo na nandyan na kahit na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, at hindi mo pa nahahawakan. At ginagawa na po natin yan sa misa. Ano po ang English ng misa? Kung hindi po ba Eucharist? At anong ibig sabihin ng Eucharist? It simply means thanksgiving. Papasalamat ka sa Diyos. Kahit na wala pa, alam mo sa puso mo, binigay na ng Diyos. Yun lang nga, may delay. At maiintindihan po natin yan kung babasahin niyo po ang kwento ni Daniel in the Old Testament. Si Daniel daw po, nanalangin din sa Diyos. Humiling sa Diyos, pero isang ugali ni Daniel, palaging nagpapasalamat sa Diyos. For 21 days, walang dumarating. Hanggang pagkatapos po ng 21 days, nabigla siya, nabulaga siya. Merong isang anghel na nagpakita sa kanya. At sabi ng anghel, alam mo Daniel, nung nagdasal ka, nagpasalamat ka at nagpuri ka sa Diyos, agad-agad sinagot ng Diyos, pinadala niya ako. Kaya lang bakit ngayon pa lang ako nakarating? Dahil for 21 days, nakikilaban ako sa mga puwersa ng masama. There were a lot of oppositions at nilabanan ko muna sila. Kaya nga na-late ako. Pero ngayon, natalo ko na sila, nakarating na ako dito. And God is granting your prayer. Yan yung isipin niyo po. Kung bakit nalilate ang Panginoon. Kung bakit ang tagal-tagal dumating na grasya ng Panginoon. Meron pang lilalabanan ang mabuti para makarating ang grasya sa iyo. Pero paparating na. Anong kailangan mong gawin? Magtiwala, maniwala, manalangin, at magpasalamat. Amen? Pagpalagi ka nagpapasalamat bago pa man dumating ang grasya, anong mararamdaman mo?
mas tumitibay ang iyong pananampalataya sa Diyos at mas sumasaya ka. Kesa sa palagi kang nagdadasal, humihingi, pero nakikita mo walang binibigay. Anong mararanasan mo dito? Depressed ka, palagi kang malulungkot. Subukan mo ngayon, gawin mong ugali ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya ng Diyos. At makikita mo, matutuwa ka, sasaya ang iyong buhay at titibay ang iyong pananampalataya.